Sa isang saluluon ay masaya lamang na nagkukwento ang barbero na si Markel patungkol sa pang-apat niyang shop na ipinatayo nang biruin siya ng isa nilang customer kung pwede ba itong makautang. Ano naman ang tingin mo sa akin, Charity? Magtrabaho ka kaya? May pagbibirong asar ni Markel. Ang staff naman ni Markel na siyang nag-aasikaso sa customer na yon ay nakisali na rin sa kanilang usapan. Hay nako, siguro mas lalaki pa ang kita mo kung mamamalimos ka na lang dyan sa gilid ng kalsada, hawak ang isang karatula. Nang mga oras na iyon ay naging masaya lamang ang kanilang pag-uusap. Doon sa isang upuan ay nakaupo ang isang batang babae na pinapaandar pa ang dala niyang remote control car hanggang sa mapabangga ito sa bagong pasok lamang na matandang lalaki. Agad na dinampot ng lalaki na yon ang laruan at kinuha sabay lapit sa kanya ng bata. Pasensya na po, hindi pa po kasi ako masyadong sanay sa paglalaro niyan. May lambing na wika ng bata sa lalaki na wari mong pulubi sa kanyang kasuotan. Tila naging komportable naman ang bata at naging masiyahin naman ito sa kanyang pakikipag-usap. Ang ganda naman niyang kotse mo, iha. Maraming salamat po. Diremote yan, no? Ang ganda naman. Makikita mo sa bata na yon ang kasiyahan habang nakikipag-usap sa lalaki nang mapansin ito ni Markel. Nagmamadaling lumapit si Markel para hawiin palayo ang kanyang anak na nagngangalang Suri. Lumayo ka, anak. Ikaw, anong kailangan mo? Pasensya na kayo. Ako nga po pala si John. Matapos magpakilala at magbigay galang, ay pinunasan muna ng lalaki ang kanyang kamay bago ayain si Markel na makipagkamay sa kanya. Itatanong ko lang sana kung pwede ba akong makigamit ng banyo. Mukha bang public restroom ang shop ko? Ba't hindi ka umihi sa gilid ng kalsada kung saan bagay sa'yo? Nagmamakaawa ng husto si John pero wala na itong nagawa pa nang pagalit na itong paalisin ni Markel. Sa bawat pakiusap ay mas lalo lamang pinapahiya ni Markel ang pobreng si John. Pinapabaho umano nito ang kanyang shop habang ang mga tao naman doon ay walang magawa kundi mapatingin na lamang habang ginagawa ang kanika nilang mga gawain. Rason ito para umalis na lamang ang lalaki nang nakayuko sa kahihiyan. Ang batang si Suri naman ay agad nang kinausap ang kanyang ama. Dad, bakit po hindi nyo na lang siya hinayaan na makapagbanyo dito sa atin? Mukha naman po siyang mabait. Eh kasi anak, ayoko ng mga ganong tao dito sa loob ng aking shop. Makakasama sa negosyo ko yan. Nakita mo ba yung itsura niya? Pero dad, di ba sabi niyo po na masama ang manghusga ng tao base sa itsura? Hindi na kailangan, anak. Sa tingin ko ay isa siyang drug addict. At malamang mapahama ka pa sa kanya. At isa pa, kapag pinakain mo ang isang askal, magpapabalik-balik lang yan sa'yo para abusuhin ka. Ganun yon, anak. Walang magawa si Suri sa bawat pangangatwira ng kanyang ama pero hindi niya maiwasang malungkot habang tinitingnan ng pulubi sa tapat lamang ng labas ng kanilang shop. Kinagabihan, kung kailan oras na para isara ng mag-ama ang kanilang shop, ay nakalimutan naman ni Markel na i-on ang kanilang alarm kaya nagpaalam muna ito sa kanyang anak na si Suri para ito ay balikan. Habang naghihintay para may magawa ng mga sandaling yun, ay nilaro muna ni Suri ang kanyang remote control car sa kalsada. Doon, nagkatitigan pa sila ni John na kanya namang kinawayan at kumaway din naman pabalik si John sa bata nang may kahalong pagngiti. Nang mga sandaling yun, habang pinapaandar ng bata ang kanyang laruang kotse, ay bigla na lamang itong huminto sa gitna ng kalsada kung saan may papalapit palang isang sasakyan na hindi na napansin agad ng bata habang papunta sa kanyang laruan. Napagtanto agad ito ni John kaya gumawa ito ng paraan para mailigtas ang bata. Itinulak ni John ng marahan si Suri para harangin ang sasakyan. Maigi na lamang at napahinto rin ito at hindi siya nasagasaan. Mag-iingat ka sa kalsada, iha. Delikado, baka mapahama ka. Maraming salamat po. Ikukwento na sana ng lalaki ang patungkol sa kanyang anak na babae na kasing edad ni Suri nang biglang dumating na sa eksena si Markel. Agad nitong hinarang ang lalaki para protektahan ang kanyang anak. Anong ginagawa mo, ha? Gusto ko lang namang tumulong. Pwede ba? Layuan mo ang anak ko. Hindi ka ba makaintindi? Pilit namang umieksena ang bata noon pero hindi pa man siya nakakapagsalita ay pinapalayo na ito ng kanyang ama. Hindi ko alam kung ano ang kailangan mo sa anak ko pero layuan mo siya kung ayaw mong may magawa ako na hindi mo magugustuhan. Pagalit na pagbabanta ni Markel. Opo, opo, pasensya na.
pasensya na, pero mali ho ang iniisip ninyo. Ano't ano pa man ang gawing paliwanag ni John kay Markel ay nababaliwala lamang dahil hindi naman siya nito pinapakinggan. Pasigaw na lamang na pinalayas ni Markel si John palayo sa kanila na siyang sinunod na lamang ni John para hindi na lumalapa ang sitwasyon. Kinaumagahan, pagdating ng mag-ama ay natigilan na lamang sila nang maabutan nila si John na natutulog sa tapat ng kanilang shop. Sa inis ay pirasahan naman itong ginising ni Markel sa pamamagitan ng pagsipa at pagsigaw. Habang bumabangon ang lalaki at naalimpungatan ay nagsasalita na wala siyang pera at wala silang makukuha sa kanya. Nagkaroon na lamang ito ng wisyo nang makita ang mag-ama sa kanyang harapan. Kahapon, balak mong gawing banyo ang shop ko. Ngayon ay balak mo naman itong gawing tulugan ng mga pulubi. Pagkatapos pagsalitaan ng lalaki ay agad na kinuha ni Markel ang mga gamit nito at itinapon sa gitna ng kalsada. Pilit naman siyang pinahinto ng kanyang anak pero wala itong magawa sa kanyang ama. Habang si John ay walang ibang masasabi noon kundi paghingi ng tawad. Sa tingin mo ba umangat ako sa buhay dahil sa mga pulubing kagaya mo? Hindi naman po. Nang mga oras na iyon ay nadala na si Markel ng kanyang galit. Kaya walang habag na ikinalat na lamang niya ang gamit ng kaawa-awang lalaki sa gilid ng kalsada. Pagkatapos noon ay pinalayas na naman ni Markel ang lalaki na sumunod naman din at umalis na lamang. Si Suri naman ay halata mo nang nadidismaya sa ginagawa ng kanyang ama pero mas natakot si John nang binalak ni Markel na tumawag pa ng mga otoridad. Walang tigil noon sa pagmamakaawa si John habang si Markel naman ay hawak lamang ang kanyang cellphone na nagsisimula ng tumawag. Hanggang sa makatawag na nga ito sa istasyon ng pulis at nagsasabi na ng kung ano-anong pagpaparatang laban sa kaawa-awang pobre. Ang kanyang anak na si Suri naman dahil sa awa ay agad na pinuntahan sa gitna ng kalsada ang mga gamit ni John para kunin nang hindi niya muling napapansin ang isang sasakyang papalapit sa kanya. Mabilis itong umagaw sa pansin ni John. Kung wala siyang gagawin ay tiyak na mapapahamak ang bata kaya agad itong nanakpo at nagsisigaw. Doon sa eksaktong sandali ay mabilis na naiiwas si Suri dahilan para siya ang mabangga ng sasakyan at maaksidente. Nakita ni Markel ang buong pangyayari. Wala na itong nagawa kundi madala agad ang lalaki sa ospital at mabantayan hanggang sa magkamalay. Namulat na lamang ang lalaki na nakaratay na siya sa isang kwarto ng ospital at ang unang nabungaran nito para makausap ay walang iba kundi si Markel. Oh, ano ang nararamdaman mo? Ayos naman ako. Yung anak mo, ayos lang ba siya? Oo naman, ayos lang siya. Maraming salamat sa iyo. May pagkukumbabang wika ni Markel. Pagpunta ng bata doon ay wala itong masabi kundi pasasalamat. Isang bagay na nagawang makapagligtas ng kanyang buhay. Si Markel naman bilang ama ay walang pag-aalinlangang humingi ng tawad sa lalaki bilang pasasalamat. Dahil sa ginawa nitong pagliligtas sa kanyang anak na pwede rin niyang ikapahamak. Dito na nagpaliwanag si Markel kay John ng mahinahon. Pasensya ka na. Bilang ama ay pinoprotektahan ko lamang ang aking anak. Ang mga sandaling iyon ay labis namang umantig sa puso ni John. Nauunawaan ko, kahit naman ako ay hindi ko na naising mapahamak ang aking anak. Alam mo ba, ilang taon pa lamang ang nakakaraan noon simula nang mabago ang lahat sa aking buhay. Hindi naman talaga ako likas na namumuhay sa kalsada. Sa halip ay meron ako noong disenteng trabaho at masayang pamilya. At ang aking anak na si Shaila lamang noon ang lahat para sa akin. Pero unti-unting nagbago ang lahat na nagsimula nung naging mas matagumpay ang asawa ko kaysa sa akin. Dahilan para maiba ang kanyang pag-uugali dahil sa pera at sa naging posisyon nito. Sa puntong mahuli ko na lamang siya kasama ang isang lalaki sa loob ng kanyang opisina kung saan pasurpresa ko sana siya noong dadalawin. Hanggang sa isang araw ay naisipan niya na lamang na abandonahin kami ng kanyang anak na si Shaila para sumama sa iba. Niwala man lang pagsisisi sa kanyang ginagawang pagkakamali. Ginawa ko naman ang lahat noon para makabangon sa lungkot. Pero masyado na akong nilamo ng depresyon. Hindi na ako makatulog noon at hindi na rin makakain ng maayos. Yun ang dahilan kaya nawalan ako ng trabaho at sa katagalan ay nawalan na rin ng matitirhan. Doon namin unang naranasang mag-ama ang matulog sa gilid ng kalsada kung saan hindi na rin nagtagal nang inilayo sa akin ng Child Protective Services ang aking anak. Yun na siguro ang pinakamasakit na sandali sa aking buhay. Ang lahat ay nawala sa akin ng ganun lang kabilis. Ganun lang kabilis. Pinilit ni John ang maging matatag
habang ipinapahayag ang kanyang kwento na labis kumurot sa puso ni Markel. Nang madinig niya ang masakit na sinapit ni John, ay halos hindi ito makapaniwala. Napatanong na lamang si Markel kung bakit hindi na ito gumawa ng paraan para makapagtrabaho man lang at makuha ang kanyang anak. Isang bagay na nagbigay ngiti lamang kay John at nagsabing, "Bakit? Sa tingin mo ba? Eh hindi ko sinubukan? Hindi yun naging madali para sa akin? Dahil unang ekspresyon pa lamang ng karamihan sa akin ay hindi na maganda bilang isang pulubi. Hinuhusgahan nila ako dahil sa aking anyo na akala mo'y alam na nila ang buo kong istorya. Nakukonsensya ako sa mga nagawa ko at nasabi ko sa iyo, tama ang aking anak na huwag mo na dapat manghusga ng isang tao kung hindi mo pa siya lubos na nakikilala. Patawarin mo ko, dapat ay mas naunawaan ko ang lahat. Dahil kagaya mo ay matagal na rin akong walang asawa at bilang isang single father ay maraming taong pilit na humuhusga sa akin at sa aking kakayanan bilang magulang." Maigi na lamang at dahil kay Suri ay naliwanagan na si Markel sa lahat ng nangyari. Gagawin din umano ni John ang lahat para mabawi lamang ang kanyang anak at magkasama silang muli. Ang tanging pinoproblema lamang ni John ay kung paano siya makakahanap ng trabaho. Dito na biglang napangiti si Markel at nasabing meron siyang paraan para ito ay matulungan. Si Markel mismo ang kumuha dito bilang tagalinis ng kanyang shop kung saan nakakabanding din ito ang kanyang anak na si Suri. Makalipas ang ilang buwan ay maayos ng nasweldohan si John sa kanyang pagtatrabaho hanggang sa makaupa na ito ng simple pero maayos na apartment at sapat na ipon para kunin ang kanyang anak na ayon sa kanyang tansya ay malamang aabutin pa ng isang taong pag-iipon. Lingid sa kaalaman ni John na sa araw na yon ay isang sorpresa ang naghihintay sa kanya. Isang bata noon ang pumasok sa shop at patakbong nilapitan at niyakap si John. Ito ay walang iba kundi ang kanyang anak na si Shayla. Si Markel na mismo ang gumawa ng paraan para magkasama na sila agad ni John. Naging sabik ang mag-ama sa kanilang yakapan na halos ayaw na nilang bitawan ang isa't isa. Walang masabi noon si John kay Markel at sa babaeng naghatid sa kanyang anak kundi pasasalamat habang lumuluha. Ang babae namang kasama ni Shayla ay ang bago nitong mami o ang taong legal na umampon sa kanya na matyagang hinanap talaga ni Markel para makausap. Ayon kay Shayla ay naging mabait naman ang kanyang bagong mami na araw-araw siyang inaalagaan at minamahal. Agad namang nagpakilala si John sa babae. "Oo, kilala kita. Alam ko ang pangalan mo. Paulit-ulit ka ba namang kinukwento ni Shayla sa akin kung paano ka naging isang mabuting ama sa kanya? Mahal na mahal ka ng anak mo." "Oo, at mahal na mahal ko rin ang aking anak." Nang mga sandaling yun ay maayos na napag-usapan ni John at ng bagong mami ni Shayla patungkol sa ilang plano. Si Suri naman ay nagpakilala agad kay Shayla para makipagkaibigan nang mapansin nito ang isang aso sa kanilang pintuan. "May aso, Dad. Sandali lang at paaalisin ko." Hindi pa man nakakakilos si John ay inawat na ito bigla ni Markel at nagsabing maghahanap lamang siya ng pwedeng ipakain sa aso. "Diba, Dad, sabi mo po, huwag po tayong magpakain sa mga askal kasi babalik-balikan lang tayo nila." "Lumang kasabihan na yon, anak. Ialis mo na yun sa isip mo. Paano naman siya makakakain kung hindi ko siya bibigyan? Nakakaawa naman siya." Dito na napangiti si Suri sa kanyang ama na ngayon ay mas magpapakabuti na at mas magiging maunawain sa kanyang kapwa.